Siguraduhin din natin yung polarity ng dalawang cable nito kung saan yung positive. Busy mind. So kapag may charger kayo na nasira na, huwag nyong itapon. So titingnan ninyo yung nakalabel dito kung ilang voltahe. Ang tawag nito ay adapter. So may input ito na 100 volts to 240 volts. So yung output naman dito ay 5 volts, 2000 milliamp. So ibig sabihin itong charger na ito pwedeng magamit natin sa cellphone. Halimbawa, kapag ang cellphone natin nasira yung dito or dito naman, ang gagawin natin diyan, putulin natin ito. Titingnan natin yung wire sa loob. Dalawa lang ang linya dito sa loob. So dito naman, titingnan din natin yung positive at saka negative. Kung ito naman ang kailangan natin, ganun pa rin. Yung dalawang linya dyan, positive at saka negative yan. Kung ito naman ang kailangan mo, pareho lang yan. So pag nakita mo na yung positive dito, at saka positive dito sa jack, dyan i-splice mo yan para magamit mo itong charger na nasira at saka yung USB or C-type na port. So, kung makikita ninyo ang wire na ito na may color white, dito naman ay black. So ibig sabihin, itong black na ito ay positive. So itong may color na puti, yun ang negative. Pero tandaan natin na kailangan pa rin na i-check natin yung output na supply. Kung totoo ba na 5 volts ang output nito. Tapos, siguraduhin din natin yung polarity ng dalawang cable nito kung saan yung positive para hindi masira yung ating electronics sa cellphone or anumang appliances na sinusuplayan natin dito. Okay? Thank you. Kung may natutunan ka dito, paki-like at share at huwag nyo nang kalimutan na i-follow nyo ako. Okay, bye-bye mga kabisimain.